Araw-araw na mga salita ng Diyos. Mula itaas hanggang ibaba, at mula simula hanggang wakas, ginagambala na ni Satanas ang gawain ng Diyos at kumikilos laban sa Kanya. Lahat ng pag-uusap na ito tungkol sa sinaunang pamanang kultura. Mahalagang kaalaman tungkol sa sinaunang kultura. Mga turo ng Taoism at Confucianism at Confucian classics at mga seremonyang piyudal ay dinala na ang tao sa impyerno. Ang mas maunlad na makabagong panahong siyensya at teknolohiya, pati na ang lubhang maunlad na industriya, agrikultura at pagninegosyo ay hindi makita kahit saan. Sa halip, binibigyang diin lamang nito ang mga ritual na piyudal na ipinalaganap ng sinaunang mga unggoy upang sadyang gambalain, labanan at lansagin ang gawain ng Diyos. Hindi lamang nito patuloy na sinaktan ang tao hanggang sa araw na ito, kundi nais pa nitong lunukin ng buo ang tao. Ang paghahatid ng moral at etikal ng mga turo ng piyudalismo at ang pagpapasa ng kaalaman tungkol sa sinaunang kultura ay matagal nang nahawahan ang sangkatauhan at ginawa silang mga diablong malalaki at maliliit. Iilan lamang ang masayang tatanggap sa Diyos at buong kagalakang sasalubong sa Kanyang pagdating. Ang mukha ng buong sangkatauhan ay puno ng layuning pumatay, at sa lahat ng lugar, ramdam ang layuning pumatay. Hangad nilang palayasin ang Diyos mula sa lupaing ito. Hawak ang mga kutsilyo at espada. Inaayos nila ang kanilang sarili sa pakikipaglaban upang puksain ang Diyos. Sa buong lupaing ito ng Diablo, kung saan palaging itinuturo na walang Diyos, nagkalat ang mga Diyos-Diyosan at nakakalat sa hangin sa ibabaw ang nakakasukang amoy ng nasusunog na papel at insenso na masyadong makapal kaya mahirap huminga. Para iyong amoy ng putik na sumisingaw pataas sa pagpulupot ng makamandag na ahas, kaya hindi mapigil ng tao na masuka. Bukod dito, bahagyang maririnig ang ingay ng masasamang demonyo na sabay-sabay na sinasambit ang mga banal na kasulatan. Isang ingay na tila nanggagaling sa malayong impyerno, kaya hindi mapigil ng tao na manginig. Sa lahat ng dako ng lupaing ito ay may nakalagay na mga Diyos-Diyosan na kakulay ng baghari na ginagawang isang mundo ng mahahalay na kasiyahan ang lupain, samantalang patuloy na humahalakhak ng buong kasamaan ang hari ng mga Diablo, na parabang nagtagumpay na ang masamang balak nito. Samantala, nananatili itong lubos na wala sa loob ng tao at niwala rin siyang kamalay-malay na nagawa na siyang tiwali ng Diablo hanggang sa punto kung saan nawalan na siya ng pakiramdam at nakayuko dahil sa pagkatalo. Nais nitong palisin sa isang iglap ang lahat ng tungkol sa Diyos
at muli siyang pasamain at paslangin. Hangad nitong ibagsak at guluhin ang kaniyang gawain. Paano nito matutulutan ang Diyos na makapantay sa katayuan? Paano nito matitiis na humadlang ang Diyos sa gawain nito sa mga tao sa lupa? Paano nito matutulutan ang Diyos na ilantad ang kasuklam-suklam nitong mukha? Paano nito matutulutan ang Diyos na gambalain ang gawain nito? Paano mapapayagan ng diablong ito na nagpupuyos ang galit na makontrol ng Diyos ang maharlikang hukuman nito sa lupa? Paano nito matatanggap ng maluwag ang nakahihigit na kapangyarihan niya? Nabunyag na ang kasuklam-suklam nitong mukha kung ano talaga ito. Kaya hindi alam ng tao kung tatawa siya o iiyak, at talagang mahirap itong banggitin. Hindi ba ito ang diwa nito? May pangit na kaluluwa. Naniniwala pa rin ito na di kapani-paniwala ang kagandahan nito. Ang grupong ito ng magkakasabwat sa krimen. Bumababa sila sa mundo ng mga mortal upang magpakasaya at magsanhi ng kaguluhan na ginugulo ng husto ang mga bagay-bagay, kaya nagiging salawahan at pabago-bago ang mundo at natataranta at hindi mapakali ang puso ng tao, at napaglaruan nila ng husto ang tao, kaya nagmukha siyang isang malupit na hayop sa parang. Napakapangit, at wala na ang pinakahuling bakas ng orihinal na taong banal. Bukod pa rito, nais pa nilang kunin ang pinakamataas na kapangyarihan sa lupa. Hinahadlangan nila ng husto ang gawain ng Diyos, kaya hindi ito halos makasulong. At sinasarhan nila ang tao ng kasing higpit ng mga pader na tanso at bakal. Dahil napakaraming nagawang kasalanan at nagsanhi ng napakaraming kalamidad, may inaasahan pa ba silang iba maliban sa pagkastigo? Naghuhuramentado na ang mga demonyo at masasamang espiritu sa lupa, at nasarahan na kapwa ang kalooban at matiyagang pagsisikap ng Diyos, kaya hindi na sila mapasok. Totoo, mortal na kasalanan ito. Paanong hindi mababalisa ang Diyos? Paanong hindi mapupuot ang Diyos? Matindi na nilang hinadlangan at kinalaban ang gawain ng Diyos. Napakasuwail. Pati ang mga demonyong iyon na malalaki at maliliit ay kumikilos na parang mga asong gubat sa mga sakong ng leon at sumusunod sa daloy na kasamaan. Nagbabalak na manggulo sa kanilang pagdaan. Batid ang katotohanan. Sadya nila itong nilalabanan nitong mga anak ng Suwail. Para bang ngayong nakaakyat na ang kanilang hari ng impyerno sa luklukan ng hari, naging mayabang sila at kampante na tinatrato ang lahat ng iba pa ng may pag-alipusta. Ilan sa kanila ang naghahanap sa katotohanan at sumusunod sa katuwiran? Silang lahat ay mga hayop. Walang ipinagkaiba sa mga baboy at aso
namumuno sa isang pangkat ng mababahong langaw. Iwinawagwag ang kanilang ulo ng buong kayabangan para batiin ang kanilang sarili at nagpapasimula ng lahat ng klase ng gulo sa gitna ng isang tumpok ng dumi ng hayop. Naniniwala sila na ang kanilang hari ng impyerno ang pinakadakilang hari sa lahat, nang hindi natatanto na sila mismo ay katulad ng mababahong langaw. Subalit, sinasamantala nila ang kapangyarihan ng mga baboy at aso na taglay nila para siraan ng mga magulang ang pag-iral ng Diyos. Bilang maliliit na langaw, naniniwala sila na kasinlaki ng balyenang may ngipin ang kanilang mga magulang. Hindi nila alam na, samantalang sila man ay maliliit, ang kanilang mga magulang ay maruruming baboy at aso na milyon-milyong beses na mas malaki kaysa sa kanila. Walang kamalay-malay sa sarili nilang kaabahan. Pinanghahawakan nila ang baho ng kabulukang nagmumula sa mga baboy at asong iyon para maghuramentado. Walang saysay na iniisip na magpakarami para sa hinaharap na mga henerasyon ng hindi nahihiya. May berdeng mga pakpak sa kanilang likod. Hambog sila at ipinagyayabang nila sa lahat ng dako ang sarili nilang kagandahan at pang-akit. Samantalang lihim nilang inihahagi sa tao ang karumihan sa sarili nilang katawan. Bukod pa rito, labis silang nasisiyahan sa kanilang sarili na parabang magagamit nila ang isang pares ng mga pakpak na kakulay ng bahaghari para itago ang sarili nilang karumihan. At sa pamamagitan nito ay isinisisi nila ang kanilang kaapihan sa pag-iral ng tunay na Diyos. Paano malalaman ng tao na nakabibighani man ang ganda ng mga pakpak ng isang langaw? Ang langaw mismo ay isa ring maliit na nilikha na puno ng dumi ang tiyan at balot ng mga mikrobyo ang katawan. Sa lakas ng mga baboy at aso na taglay nila para sa mga magulang, naghuhuramentado sila sa buong lupain. Tumutukoy ito sa paraan kung saan umaasa ang mga opisyal ng relihiyon na umuusig sa Diyos sa malakas na suporta ng gobyerno ng bansa upang labanan ang tunay na Diyos at ang katotohanan na walang pumipigil sa kanilang kalupitan. Parang nagbalik ang mga multo ng mga Hudyong Fariseo na kasama ng Diyos sa bansa ng malaking pulang dragon, pabalik sa dati nilang pugad. Nagsimula na sila ng isa pang pag-uusig na itinutuloy ang kanilang gawain ilang libong taon na ang nakararaan. Ang grupong ito ng masasamang tao ay tiyak na masasawi sa lupa sa huli. Lalabas na, pagkaraan ng ilang libong taon, naging mas tuso at mandaraya pa ang karumal-dumal na mga espiritu. Palagi silang nag-iisip ng mga paraan upang lihim na pahinain ang gawain ng Diyos. Sa marami nilang panluloko at panlilinlang, nais nilang ulitin sa kanilang lupang tinubuan ang trahedya ng ilang libong taong nakaraan.
hanggang sa halos mapasigaw ang Diyos. Halos hindi niya mapigil ang kanyang sarili na magbalik sa ikatlong langit upang lipulin sila. Para mahalin ng tao ang Diyos, kailangan niyang maunawaan ang kanyang kalooban, malaman ang kanyang mga kagalakan at kalungkutan, at maunawaan kung ano ang kanyang kinasusuklaman. Ang paggawa nito ay lalong mag-uudyok sa pagpasok ng tao. Kapag mas mabilis ang pagpasok ng tao, mas mabilis na masisiyahan ang kalooban ng Diyos. Mas malinaw na makikilala ng tao ang hari ng mga diablo at mas mapapalapit siya sa Diyos upang matupad ang kaniyang hangarin.